about studying tips for the board exam. So today's video, bigyan tayo ng tips and advice from a top notcher. Hindi ako ah. But before I start, please like and subscribe to my channel if you want to see more VET art content. Let's all welcome Dr. Gerard Angelo Rayana. Hello, I'm Dr. Rayana from CLSU. Thank you, Dr. Yeltsin, for inviting me to interview. Hopefully, in this video, ma-inspire and ma-motivate natin kayo in your preparation for the board. Doc, I prepared some questions from vets and vet students na magte-take ng boards and tutulungan tayo ni Doc Gerard sagutin ito. Doc, how and what came out in your mind when you found out that you passed the board exam? Not only pass ha, pero you rang top 1 sa board exam. Siyempre, masaya malaman, pero mixed emotions kasi yun. Marami rin akong friends, saka yung girlfriend mismo, hindi siya nakapasa ng board exam. Grateful naman ako sa lahat ng nag-congratulate, masaya naman ako, at thankful ako kay Lord. Hindi pa kagad siya mag-sink in. Mas nag-focus ako dun sa mga iba kong friends. Doc, paano mo nalaman na hindi ka nang pumasa at nag-number 1 ka? Nagtadrive ako nalaman. Bali, ang pinaka-nagsabi talaga sa akin yung girlfriend ko kasi magkasama kami. So, kung sinabi niya na nag-top na ako, hintay pa rin siya na sabi niya na napumasa siya. Eh, wala na ba sa nilililil, nalungkot na kami parehas. Kaya nung pauwi na lang ako galing Pangasinan, napunta ng Bulacan, saka lang nag-sink in din. Doc, how did you prepare for the board exam? How long did it take for you to review? And how many hours a day and days in a week did you study? Pinaka-review kasi nag-start ng October. So, 5 months siya. Pero hindi ko masasabing 5 months na yung review ko. Kasi parang student pa lang ako. Talagang feeling ko nire-review ko na yung pang-board exam. Tapos, yung 5 months before na yun, inuna ko yung anatomy, papuntang medicine. 2 weeks per subject. Tapos 1 month before naman, 5 days per major subject. Tapos 3 days yung mga minor. Yung hours naman, 12 hours yung pinakanilalaan ko per day. So 9 PM ng gabi hanggang 9 AM ng umaga. Kasama na dun yung magpapahinga ako, kakain, saka yung maglalaro-laro, kanya. So ang average ko nun, mga 8 to 10 hours yung study period. Napakalapit na nung 1 month before nila. Ano oras ka gumigising? Same pa din. Ah, same pa din. Kasi na-edge, nag-cramming na ako. Like 4 AM na ako gumigising. Pambangi sa... Kasi biglaan kasi yung announce. Oo. Nakakaba na rin yung pandemic. Oo. Tapos di mo pa sure kung matutuloy. Kasi may nag-cancel, di ba? Nalaro ka na ako. Nag-cancel na yan. Tapos biglang tuloy. Kaya parang ano. Kaya medyo yung iba din. Medyo alanganin din. Kasi hindi mo masabi. Ito Doc, madalas tinatanong ng mga students and ako tinanong ko din ito dati sa mga previous na natin. So Doc, anong secret mo? Anong brain food mo and anong vitamins ang tinitake mo? Tinitake ko ng Centrum, tapos vitamin C, vitamin E, saka Immunomax. Yan kasi puyat ako lagi kailangan talaga ng antioxidants. Nag-luta rin pala ako. Parang combination talaga yung E-luta sa kanapay. Parang luta yan, Doc? Yung oral or yung... Oral, oral. Ako din. Energy drink, kape, gano'n. Yun, coffee. Kasi hindi talaga ako pala kape. Kaya pag nag-coffee ako, talagang gising ako. So, brain food, habang nag-aaral ka, anong... Kinakain ba diba? Wala, kasi hindi ako sanay. Pagka kumain ako na... Nag-breakdown ka ba or nag-worry ka na parang di ka ata papasa, parang kulang pa yung preparation mo? Bali, madalas din kasi palagay ko normal lang naman sa lahat talaga na
hindi naman tayo lahat ng puno yung tiwala sa sarili. Lalo na ako kasi negative thinker ako. So, lagi piniisip na hindi ko makayanin. Pero pinapush ko. Pero yung hirap siya na pagdadaanan natin. Nag-breakdown yung dadaanan natin. So, bilang pala tayo nag-breakdown, pati yung number one. Pero may top notch din nag-breakdown. Tsaka, Dok, nag-worry ka talaga na baka di ka pamasok. Bali, nung after lalo na kasi nung sinabi ko sa mga kamag-anak ko, akala nga nila parang inuloko ko pa sila nung nalaman nila yung result. Pero totoo yun. Oo, sundo. Nakakaiyak talaga yung after. Ano, I'm sure talaga na. Dok, ano po tips mo na mga, anong mga dapat i-review support and ano po mostly ang lumabas? Is it based on your experience or sa mga ni-review? Maganda. Magtiwala din tayo sa talagang review center natin. Ako kasi yung review center ko yung team. So, trusted naman siya. Kaya yung mga binigay niya, hindi talaga yung pinopos ko. Tapos, yun naman sa mga mostly lumabas, ang sagot lang kasi dyan, 50-50 na. So, dapat maalam ka rin sa practical. Yun kasi malabas din kasi yun. Tapos, yung by the book. Hindi mo rin kasi ma-apply sa hindi mo rin may invite yung knowledge kung hindi mo rin practice. So, lalo na sa pharma, maganda rin ang practice natin sa training. So, ngayon, yung normal, so, kahit yung online, so, maganda talaga na, ano nyo, kahit hindi kayo mag-practice, na actual, mag-research ka rin sa opera para matutunan nyo yung mga lahat. Do you memorize or read lang for next month? Sa akin kasi ang naging technique ko, analyzation. Yung memorization kasi ibang phase na yun. Siguro na doon sa 1 month before. Pero yung nga sabi ko kanina, deep studying, talaga dapat i-analyze mo yung mga binabasa mo, ano yung mga connection ng bawat words, tapos ano yung pinaka-meaning. Ngayon kasi hindi mo naman talaga yan matututunan ng malalim kung memories ko lang. So, lalo na sa akin sa Brennan, parang process yun yun. Dahil nga parasite eh. Kasi once na lumabas na sa utak mo yung species, dapat konektado na lahat ng mga sakit, mga ganyan. So, hindi naman talaga siya memories. Mas mag-focus kayo sa analyzation at sa comprehension. Sa pagbabasa mo talaga, hinihimay-himay mo bawat parang hindi ako papayag na mayroon ng words na wala kayo sa ano ko lang pero hindi ko alam yung meaning kasi parang tayong ano, hindi na lang ang so yan, himay-himayin daw natin. Pag may time pa, may kaya time. Maganda talaga mag-set na yun ang time. Dapat nakapag-prepare ka. Anong daw yung mga tips on how to answer during the board exam? Most importantly yung pinakauna mong instinct. Yan yun. So, pero siyempre may chance ka pa na magbalikan. Ang pinaka-problem na kasi doon, overthink ka. Baka nakita mo ulit, gugulo na yung utak mo. So, mahihirapan ka. So, maganda kung talaga, unang tingin mo pa lang, sure ka na, yun na yun. So, huwag mo nang balikan. Tapos, sumunod naman yung magkocross-out ka. Kung talagang sure ka na, hindi yung sagot. So, kailangan i-ano natin, bawasan na natin. Yung gano'n hanggang sa 50-50, ganyan. Parang sa taas yung chance na ganyan tama. So, marami ka bang hinulaan sa board exam? Oo, marami-rami din. Lalo na ako nga rin merong mga CCC, ganyan. Tapos may plan ko ako sa ganyan natin. So, isi ko na lang din. Pero Doc, mostly, anong sagot mo? A, B, C, or A? C. C. Tapos sa pwede nga lang answers. Dok, anong mga tips mo to focus on review? Okay, bago ka mag-start, pinakamaganda mag-pray ka muna. Tapos, ako kasi yung study table ko ng mga pictures, mga inspiration ko, buhay, family ko, kasi si Lord. So, bago ka mag-start, ipupost mo na yung dahilan mo, bakit ka mag-aaral. Tapos, next naman, habang nag-aaral ka na, dapat alam mo rin na kailangan mong pahinga, so dapat may reward ka sa sarili mo. Magkapagod ka na at pahinga mo, para pagpahinga, focus ka ulit. Kasi kung pinark out mo yan, during mga first hour, ano talaga, pagka sumunod na mga oras na wala na, hindi mo na maiintindihan. So, papahinga mo rin.
Tapos pagka na ano ka na ng pamilya ka na ng loob, yung titigan mo ng bed yung mga nasa harap mo. Pagkaraan ka na. So ano daw yung mga distractions mo while studying? Yung ano, yung Call of Duty kasi pagka na hindi ko mapigilan, minsan grabe yung tayo ng oras. Minsan 5 hours straight, hindi na ako nagbasa. Yun, tapos yung antok. Tapos yung ginawa ko nun, ano, yung mga binigay na questionnaires ng mga review centers, yung mga summarize na notes, yung pinaka-binasa ko. Kasi pagka nag-books ka pa siya, kain ko oras. Tapos yung pinaka-inaral ko, siyempre yung first video, ang pinaka-inaral ko nun, anatomy, physiology, yung para kasi favorite ko yun, kaya parang ano ko nun, parang hindi ko siya masyadong hindi ng pansin. Yan pala yung pinakamahita ko. Tapos yung second day naman parang pharma. Saka numbers ng pagsuotek naman. Mga numbers. Tapos yung third day parang nakakawala ka na ng gana sa buhay. Ano na yan? Parang mapay yung pinahinga ko na sa third day. Noong gabi, nakatulog ko. I mean, gusto mo na matulog pero relax ba? Or parang kailangan ko aralin ito? Yung after ng second day, magtapos ng farm naman. Nagka-problem ako nung kasi uminom ako ng kape. Na sobrahan ko pala matapang pala yun. So nagpapalpitate ako yung mga tulog. Four na ako nang magandang araw nakatulog. Kasi kinakabahan ako. Kasi yung third day niya magsasabi ng papalaran ko din. Huling ano na? So kinakabahan ako. Pero gusto mo na matulog nun, gusto pero yung utak mo, magana, parang gano'n. Dok, natalian ka ba sa board exam? And did you expect na magka-top? Actually, yung DLB, hindi talaga yung matalo. So, nahihirapan ako. Meron lang siyempre yung mga subjects na confident ka, pero hindi mo pa rin masasabi yung sure ka. End up point. Tapos, hindi ko talaga expect na one. Pero, siyempre, alam ko natin yung mga efforts na ibigay natin na pagdating natin sa laban, yung ibigay mong effort. Alam ko sa sarili ko na pang top 10 naman sa segment. Pero hindi ko in-expect na Dok, marami po bang easy question sa BNE or pure mahirap po lahat? Hindi naman siya pure mahirap. Pero ngayon ako na pag-board exam kasi talaga para sa akin ang evaluation ko may hirap halos siguro mga 70%. Talagang meron yung mga tanong siya na wala kang ideas. Pero kasi pag kinumpare natin sa dati yung mga TR tutorials, meron pang matikira dati na yung ano yung kasi kitchen, yung sa ngayon kasi parang wala eh. Yung mga favorite nila na soft paper, mga ganyan, wala. Medyo mahirap na natin. Medyo pinaki. Oo, so, dapat talaga mo. Yung preparation ko, nag-1 disease ako per day. Nag-work ka ba? Work? Ano yung work? Oo, bali natapos ko yung work. Bali natapos ko yung work. Natapos mo yung kasabay ko yung top 3 na may nag-aral kami kasi magkasama kami sa UB. Pag ako na ito, pinisingin niya ako, sa libre yung pagsa naman, kinagawa na namin siya kasi tinapos talaga namin. Grabe guys, siguro kung natapos yung work, magta-top 3. Ganon. Hindi ko ito magtapos-tapos yun kasi kalahati no, naintindihan ko, kalahati no. Ewan ko lang. Pero may mga ano rin naman siya, mga topics na yung focus na meron naman na parang skip ka po eh kasi parang masyado marami. I advise na kung marami pa talagang time, yun, pipiliin nyo na lang yung mga topics na mahalaga na ito. Pero kung wala na, yun, ano na talaga, paspasan nyo na lang kung gusto nyo masahin, mga specifics.
mahalaga din yung humor. So yun nga, malakas din yung humor sa oras pag din yung tao. So siguro dapat 5th year, 6th year, magbabasa na lang. Sa yung sa CLSU kasi yung ibang mga subjects namin, sa mga mark naka-base. So natapos na namin yung parang toxicology, tapos na. Familiar na rin siya. Parang review-review. So yung work talaga guys. Doc, ano yung hardest subject and easiest subject for you? For the hardest subject, yung parasitology. Pero favorite mo yun, Doc? Ang favorite ko talaga yun. Kaya parang hindi ko nga siya may kailangan. Pero pagdating doon, alam yung alam ko naman yung sinasabi ko na yung mga sakit, ganyan, or parasite. Pero biglang pagdating din sa dulo ng question. Ano yung gamon? So talagang nahirapan lang kasi di ba na-expect na parang pharma na. Parang situation na siya, di ba? Hindi siya kagaya na parang katanong species, parang pathology na genesis. Tapos doon naman sa ECS, para sa akin yung medicine. Yung medicine kasi yung pinakapinakandahan ko rin. Kasi alam ko na hindi ka naman mamamali kahit yun yung focus mo kanali. Kasi pagka tapos na sa BMD, medicine naman focus natin. So yun yung ginawa kong pinaka-motivation na you can never go wrong with medicine. Mamahal ko sa akin. Kaya nung pagdating ng medicine, yeah. Okay na. At saka yung medicine parang compilation na siya ng mga subject na mga inaaral mo. Meron na siya pharma. So, halo-halo na siya eh, kaya. Tsaka ilang percent na yun to? 18%. Kaya nga dapat. Pero yung parasitology, alam ko 10% lang na siya. So kung feeling mo, 30 lang din yung sagot. Ako nga feeling ko, wala pang libre yung sagot ko na. Before and after the course. Actually, before, during, sa after, talagang nervous naman. Hindi naman ako naging confident na mapapasa. Kahit ngayon pagpasa, talagang ano pa ako nung pinakabali. Ako dok, after ko mag-take ng course, confident ako. Confident, sobrang confident na mabagsak ako. Hindi, seryoso. Kasi, di ba pagtapos ng board, ang dami nag-iiyakan. Parang nakaka-ano, nakakatakot na. Ito kasi yung inaaral ko. Sobrang board. Medyo ano lang, compare sa before. So, natakot din ako. Kaya parang, anyway, hindi ko naman planado talaga mag-take ng pen. So, wala na. At least, di ba nervous din ako. Malay mo, siguro kung nag-take ako ng August, baka maging top 1 din ako. Kagaya nito, di ba? Dok, nag-review center ka ba? Or self? So, una, nanginood ako sa BMLD kasi hindi ko pa alam na nagkakaroon ng NIP. Tapos, nung nagkakaroon ng NIP, yun, nanginood din ako sa, siyempre, sa NIP, then na review center. Meron kasi tayo, di ba, yung review center, NIP, tapos BMLD, and licensing. So, lahat naman yun, maganda, at makakitulong yun sa atin, lalo na sa inyo na mag-tipin ng words. So, maganda, magbasahin ka lang. Kaya pa naman. Dok, ano yung mga pamahiin na ginawa mo sa board exam? Sabi kasi nila, yung bago ka mag-board exam, magpapatasa ka sa ano, diba? Makro, ako ang ginawa ko kasi sa family ko, sa lagi ko, sa ate ko. Tapos, may nakusap din ako ng brother ko. Sabi magdalito na pera sa loob na ako, ano, shoes. So, sabi niya dapat bahaya. Kaso yun nga, ang para masakit kasi yun. Nilagay ko, ano, pay per bills, yan, 50. Yun, yun lang yung pinakasinanod ko. Okay yun naman siya. Dok, what can you advise to our colleagues na hindi nakapasa? Una-una, gusto ko lang sabihin muna na dapat sisipin yung advantage yun na nandig na kayo kahit hindi naka-upload. Kasi ang maganda din tayo naman. Tapos alam nyo na yung paano yung pinaka-exam. So walang masama kong tinry. Tapos ang pinaka-advice ko na naman lagi na kung ano yung ginawa niyong effort sa pagkakaroon. Gawin niya lang mas better yung susunod. Siyempre, lahat naman
question, okay. Contact nyo kami. Tapos, ayun, sana kaya nyo. Pero okay. At saka ano, ang advantage din naman ng mga nakapag-take na, eh, dadagdagan mo na lang yung pinaral mo. Kasi naaral mo na yung pinaka-foundation. Pero nakatulong yun sa akin na alam ko na siya before. Parang ngayon na mag-take ulit ako, parang review na lang, familiar na. Unlike before na parang... Bago pa. Doc, what can you advise to our colleagues na gusto maging top-notch kagaya mo? I-evaluate mo na yung sarili mo, saan ka makita, kung ano yung strengths mo, better. Tapos, pinakamalaga mong foundation talaga yung during pa lang ng background. So, mag-start ka na mga kapala, tapos dapat goal mo na talaga umpisa pa lang para alam mo yung pinaglalaban mo sa bawat pag-aaral mo. Saka, huwag ka masyadong, para sa akin din kasi, personally, huwag ka masyadong maging bookish. Madamon na sa explore mo rin yung labas ng classroom para may apply mo lang. So, para sa akin malaking tool yung RC kasi na-practice ko yung mga dapat ko. So, alam na alam ko na sa saka ang pinaka-advise ko rin sa mga gusto kong mag-top, siyempre ang pinaka-practical, i-focus nyo rin yung matataas yung percentage lalo na yun nga, medicine pag-practical kasi yun, kahit medyo mga baba kasi ito, makukuha mo talaga yung score. Dapat planado rin yung mga bagay na dapat mong gawin. Saka, dapat willing ka rin na ito yung pinaka-best mo na hindi ginagawa ng iba para ito yung pinaka-umakan. Saka sa sarili mo, dapat yung focus mo dapat. Yung sarili mo yung talaga. Huwag kang mag-focus na graduate ka na and you have your license. What are your plans after course and are you planning to take master's degree? First, ang pinaka gusto ko magpahinga ko na rin na bago kasi talaga work. So after mag-res, ang pinaka target ko sana bar. Pero syempre flexible naman tayo. Okay lang naman kung sanday panahon sa school. Open din naman ako for kung mag-take ako ng master's pero wala pang pending. Kasi syempre depende sa field mo, sa nabukong. Pero for now, ang pinaka-target ko sa farm, either swine or poly. Gano'ng katagal ka magre-relax to? Nasa 1 month to 2 months. Ako kasi medyo 1 year to. Kasi syempre 6 years tayo yung nag-aral. Oo, papahinga rin. Pahinga rin. Sino and ano yung mga naging inspiration mo? And yung mga taong gusto mong pasalamatan? Una yung family ko, sa lahat ng mga supporta ng kaibigan ko, mga professors, yung faculty ng CMSU, sa itong representer ko na din, sa mga BNLP. Malaki ko pasasalamat ko sa kanila kasi sila yung talaga ako bubog sa akin. Gusto ko rin i-include yung organization na yung thank you. Kasi kung wala kayo, kulang din naman ako. Magkakaroon din naman ng chance na sana makabawi yan dito sa inyo. So that's it. And thank you, Doc, for accepting my invitation. And syempre, hopefully maraming students and mga colleagues natin na ma-inspire and ma-motivate. Thank you din sa pag-invite nito sa opportunity na may share ko rin sa inyo yung mga tips sa pag-aaral ng board exam. If you have more tips and questions about the board exam, feel free to comment down below. And see you guys on my next video. Isigit siya ako doon sa vlogging. Huwag ko na yung mag-update ka ng pharma, ano.
Specific na talaga. Dati, ikaw nagtatanong yun eh.